Kami nag-undergo po kami sa training for months eh. Tapos nagpikiti kami, nag-Muay Thai, tapos tactical. So lahat, ang dami namin training, nag-war games kami, gano'n. So, actually, help yan eh. Oo, tulong yan. Parang maramdaman mo talaga yung feeling nung kung ano yung pakiramdam ng nasa war ka talaga. And ayun, nakita naman namin yung chemistry ng lahat nung nag-training na kami, tapos ang dami namin pasama lagi. Super dami namin pinagdaanan bago mag-day one. Honestly, mga siguro 4 months, not every day, but mga almost 4 months kami nag-train. So ang dami namin pinag-aralan, ang dami first time kong ginawa personally na hindi ko na-expect na makakakawag pala. Nag-motor ka na. Wala pa yun. Pero yan, ang dami namin pinagdaanan bago mag-day one. Kaya sa 4 months na yun, nabuo na rin yung friendship namin lahat. So, yung training na yun, yeah, we were taught how to yung mga room clearing when entering building. So, dun mahalata kasi kung maganda yung chemistry and yung proper training handling the weapons. So, we would sometimes go to mga airsoft games. And then, as a team, minsan iwaiwalay, tapos sa fire engage, different weapons, lahat ng individual weapons na gagamitin namin, ng characters namin, kailangan namin aralin yung weapon na yun sa firing range. Aside from, sa martial arts area, mga tactical moves for that. So, kasi nga, alam namin sobrang ma-action to. Finger on the trigger. Delikado. Oo, delikado yun. Yes, dear sister. So basically, before we start the show, we set up a training camp. The training camp is like an athlete's camp or a soldier's camp. How an athlete would prepare for a competition, that's how we do it. So they really endured a lot of pain and hard work. So much pain. They trained martial arts. We wanted to showcase Filipino martial arts in this show. Several kinds of Filipino knife fighting, sword fighting, and hand-to-hand combat. And then they also trained in real tactical close-quarter combat. We trained under some of the best military consultants for them to fire, teach us all, including us directors, how to fight a real battle inside a close quarter combat. We fired real guns. We fought in a simulated way. And then other than that, it's also a team building. But it's a grueling 4 months, 4 months journey. So before we shoot the first day, medyo okay na yung bonding ng team. Grabe yung 4 months na tayo, bago mag-shoot. Parang yeah. Basketball team yan eh. Kailangan ng chemistry. I just want to give a shout out also to two of our consultants, Sir Benjo Ramos, yes, and Sir Patch Caballero, who's been there with us since day one of training. Sila nag-training sa amin ng tactical moves, pikititir siya, and they also joined us on set, you know, to guide us sa proper positionings and everything tactical wise. So I want to give shout out to those guys. Yes, maraming salamat po. Thank you. Sa mga gagawin. Oh, yeah. Sa mga problem, kailangan mo mag-gain. Oh. So, kumain lang ako. Ay, ang saya. Order lang ako ng order sa mga lock-in namin. O, oh, diba? Ang tanong ko, go to workout, hihilita tayo ng kumain po ako. Part yan. Part ng training yan. Yeah. Protein. Yeah. Pero doon ako nag-extra effort. So, yun yung Sana all. Yes, but you look terrific. Kita thank naman you. Namin yung pinaghirapan mo, Marlene. Thank you. Okay, now, let's go to your feelings nung natanggap niyo yung news na magiging part kayo together ulit sa isang project. Yung coming from the success of Can't Buy Me Love. Binasa mo na yung script, tapos nung nakita ko na parang, okay, medyo may glimpse pa rin ng, ano, ng bagas ng story. Hindi naman sobra, pero doon pa rin yung fun. So parang,
sabi ko makaka-work ulit si Marisa. Alam ko naman na masarap katabaka si Marisa. Yung mga eksena namin talagang ano eh, pumapatong-patong kasi dami namin naiisip talaga na pwede kong matutong lines na to, tapos sabayan mo ng ganito, yung mga ganon. So parang laging nagbibigaya kami palagi sa eksena. Happy ako makawork ulit si Marisa. Ako, ano, super happy ako na makawork ulit si Anthony. And, nung nalaman namin na action yung gagawin namin, as in sobrang excited talaga kami. Well, ako, may pressure kasi hindi pa ako talaga nakasabak ng action talaga. Ever! Siguro yung action lang na nagawa ko, nadapa, ganyan. Pero, galing niya. Pero dito talaga may intense training. And then, happy kami kasi yung mga scenes na nagawa namin so far, funny. Nakakaaliw ulit. I mean, ano, magbibigay ng happiness. And yeah, excited na makasama ko dito. Yeah. Nakita nga namin sa trailer, yung may konting kilig parts sa gano'n. Yes! Sweet! Teaser lang. Ano pa kaya yung mangyayari, diba? But congratulations! Thank you. On this project. Yes, okay. Now, let's go. So lucky to be part of the show. Kasi nung nalaman namin, meeting kami, nung nalaman namin na maging part na kami, it's super exciting kasi this production, even nung pagkasabi ni Direk Lester, they all want to reach something for action here sa Philippines. And sobrang happy kami na naging part kami nito kasi gusto talaga nila mag-break ng boundaries lahat. May marami silang gustong i-achieve. So yeah, daming eksenang first time namin magawa. Super ganda ng pagkagawa ng mga stunts, ng actions, ng scenes, ng costumes, everything. Mga guns, super ganda ng lahat. And ang ganda din ng story kasi somehow nagme-mirror siya of what's really happening in the country and all over the world. Maraming mga issues na i-resolve, maraming mga may ilahat sa mga manonood, sa mga nangyayari in real life, mga sad na nangyayari. So yeah, parang it's action-packed, but it's also full of heart. Yes. Tsaka parang may social relevance ako na kuha dun sa answer niya. And ang ganda na, may goal pala, no? To elevate the quality of action dramas here in the Philippines. And trailer pa lang, kitang-kita na natin yun. Andun na talaga. Yes. So supportahan po natin January po yun, mga... Pero hindi masyadong maraming action sa Iron Earth kasi yung time na yun. Pero ito yung first project na parang, ayun nga sabi ni Tito, yung pinakamalaking project na napuntaan niya. Sobrang tagal niya na sa industriya. So parang ako na bago pala ka nila. Sorry! Tapos parang ayun nga, sobrang excited natin kasi simula ng training pa lang ng Muay Thai. Nakikita ko na agad yung kalalabasan. Parang nakikita mo na yung nangyayari agad sa show. So parang, ayun, as nalaman ko pa yung mga cast na kasama ko, sila Tito, sila Richard Tulet, mga para akong action stars talaga. So parang, sasabay sa mga mga alam ko ng training, papalaki ako ng katawan. Paano yung preparation? Magpapa-ups ako. Magpapa-ups ka na? Magpapa-ups ako. Next year. Wait, next year? 1 month na lang yun, ha? Pagtapos na yung show. Pero yun nga, sobrang different yung project na, sobrang nakakaya. Excited lang ako na makapunta pa sa mga ibang-ibang lugar, gano'n, sa... And yun, excited pa ako sa mga training. Kasi kahit ngayon naman, ongoing pa rin yung mga trainings namin. So parang everyday learning pa rin siya para sa amin. And ayun, excited lang ako na lumabas na yung show. Ayun, sana ma-enjoy yung show, guys. Kita-kita, excited. Wait, so tinig ko lang yun kasi sabi mo excited kang makapunta pa sa iba-ibang places, ganun. Saan ka pinaka nag-enjoy so far? Dun sa mga napuntahan mo na? Actually, yung Palawan. First time ko kasi pumunta ng Palawan. So, parang yun. Yung Italy rin naman, pero syempre, yung Palawan, nakita ko si Kailan maging blue dun. Maging blue. So, sobrang pagod niya kasi mainit yung time na yun. Tapos, naging blue si Kai? Parang may kwento behind this. Muntik na siyang Pero sa... Diba? Nakita ko yung pagod, yung exhaust ng lahat. Basang-basa na yung mga damit namin. Ang baba ko na nga namin, tago. So ayan, ang saya. Sobrang fun ng show. So ayan, doon lang. Pati yung boat ride pala namin papunta sa location.
Sino yung pinaka ba? Kwento mo na lahat. Ha? Kwento mo na lahat sa DJ, oh. Kwento ko na lahat. Ayun lang po, thank you. So dahil po dyan may separate interview po tayo kay Anthony Jennings after this. Opo, huwag po kayong aalis. Baka sa season 2, baka malaki na yung katawan mo. Iaabangan namin yung paa si Anthony Jennings. And now let's go to Papa E. Na kanina pa